Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Mai Santos, and here's another skincare video. Alam nyo talagang excited akong i-share sa inyo itong product na ito, guys. Lalo na sa mga mahilig mag-makeup at yung tipong kailangan magsuot ng makeup every day. Kasi bukod sa makukuha mo yung look and coverage na enough na para sa makeup look na gusto mo, yung medyo, alam mo, yung simple lang, manipis na makeup lang, at the same time, makukuha mo yung benefits na meron yung product. Hindi ko na ito pagtatagalin pa, guys. This is Deluxe Organics Ultimate Defense Tinted Sunscreen. UVA and UVB protection with SPF 50 PA++++. As you can see, guys, nakalagay siya sa plastic tube. And para sa akin, maganda yung packaging niya kasi alam mo yung parang skincare pa rin yung itsura niya. Kumbaga, skincare looking itong product na ito or yung kanyang packaging. Meron itong tatlong shade, guys. Dark, natural, and fair. Ang kinuha ko is yung pinakamaputi nila, which is itong fair. Alam nyo, nung unang beses akong humanap nito, wala akong nakita kasi para daw itong kending pinag-agawan doon sa Watsons at saka doon sa department store. So, wala akong nahanap. Nung nakahanap naman ako ulit, dalawang shade lang yung available. So, yung dark, yung darkest shade, at saka itong fair. Nakalagay dito, SPF 50 PA++++ with galactomyces, ferment filtrate, and vitamin C. Alam naman natin na ang vitamin C ay nakakatulong pagdating sa hyperpigmentation ng skin natin. At ang maganda dito sa product na ito, guys, ay meron siyang galactomyces. Nakakatulong yon para mag-shrink ang pores natin. Nakakatulong din ang galactomyces para ma-hydrate ang skin natin at nakakatulong din siya para ma-brighten up niya yung ating dull skin. Ang claims niya ay lightweight, smooth finished, and no white cast. At nakalagay dito, alcohol-free and paraben-free. At guys, syempre, tinted sunscreen to. Huwag masyadong mataas ang expectation natin pagdating sa coverage ng product na ito, guys. Kasi hindi ito makeup. Kumbaga, skincare na nilagyan ng color. So, ganun siya. Consider as skincare product pa rin siya. So, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ilagay na natin to sa face. Yan akong makeup at nakapag-toner na rin ako. May tatlong way of application akong gagawin dito sa product na ito, guys. Una, ay gagamit ako ng dump sponge. Next, ay gagamit tayo ng brush. At ang pangatlo, gagamitin ko ang aking fingertips. So, ganito yung itsura niya using dump sponge. As you can see, ang puti ng skin ko. Pero mamaya magiging okay din naman yan. Kung mapapansin nyo, na-cover up naman siya. Kitang-kita naman dahil maputi yung nilagay ko. Yung napansin ko, manipis yung application niya, pero madali siya i-blend. At natakpan niya yung mapupula na area ng skin ko. Natakpan din niya yung ibang mga blemishes, yung mas mababaw, yung mga minor lang, pero yung mga medyo malalaki katulad nito, yung freckles, hindi masyado. So, visible pa rin siya, nakikita pa rin siya. So, next naman, gagamit naman ako ng brush. Ganito yung itsura niya kapag brush. Mas makapal yung coverage niya, pero yung napansin ko, parang foundation yung coverage nitong product. Ito yung sponge, and then ito yung brush. Para sa akin, mas makapal yung coverage ng brush. Next naman, fingertips naman ang gagamitin ko. Ito yung sponge, ito yung brush, at ito yung aking daliri. Sa tatlo, maganda yung binigay na coverage sa akin ng brush. Kasi kapag ang product ay malabnaw, mas maganda talaga gamitin brush. Kasi kapag gumamit tayo ng dump sponge, sisipsipin lang ng dump sponge yung ilalagay natin na makeup or na liquid sa ating skin. Again guys, hindi ito makeup, hindi ito foundation. Tinted sunscreen ito, guys. Pero para sa akin, carry yung coverage niya. Para siyang foundation. Para sa akin, mabilis siya i-blend sa skin. Kahit alin pa sa tatlo yung gamitin natin. So, mabiblend natin siya ng maayos. Nasa inyo na lang kung ano sa tatlo yung gusto nyo gamitin. Medyo may lagkit effect yung product.
So, yung feeling ko para ako naglagay ng moisturizer sa skin ko, pero hindi naman siya heavy, mararamdaman mo lang na may product pa rin kahit papano na nakalagay sa skin. Kung mapapansin nyo guys, ang puti-puti ng mukha ko. Pero mamaya, magiging okay naman siya, mag-oxidize naman siya kasi ito din yung napansin ko dito sa product. Sa first application ko, iba yung color ng skin ko. Tama sa akin yung puti para sa pangangailangan ng skin ko kasi nag-oxidize yung makeup or yung shade sa mukha ko. But this is not the right shade for me kasi yellow ako, warm undertone ako. Sa nakikita ko kasi cool undertone itong product na ito guys, itong shade niya. Kaya lang tatlo lang kasi to. Kung pipiliin ko yung natural, kaya lang nung pumunta ako ng Watsons, walang natural, so hindi ko siya nakita. For sure, warm yun. Kaya nga lang, siguradong mangingitim yun sa mukha ko. And then yung susunod na shade na, yung darkest shade na nila. So, hindi yun po pwede sa akin. Kaya careful din kayo sa pagpili ng shade nyo kapag bumibili kayo ng product. Make sure na alam nyo yung undertone nyo. Iseset ko muna to guys. Ang gagamitin ko is itong Airspun Loose Face Powder. So, meron ako ditong shade ngayon ay Naturally Neutral. So, ito yung gagamitin ko. Iseset ko muna to and babalik ako. Naset ko na siya guys. Kanina nga pala, inayos ko na rin itong side na to, tsaka dito sa taas. Pinantay ko siya dito sa kabilang side. So, gumamit ako ng brush. Pero hindi ko na siya dinalawang layer. So, isang layer lang to. Inayos ko lang yung kabilang side kanina. So, ito yung ginamit kong pang set, tong Airspun. Actually guys, maganda to. Kasi kapag sinet mo na yung makeup mo, sinet mo na yung face mo, talagang lalapat siya ng maayos sa skin mo ng pantay-pantay. Kaya isa to sa paborito kong setting powder or loose powder. So, tatapusin ko muna yung makeup ko, guys. Babalik ako ulit. Tapos na ako, guys. So, ganito lang yung ginawa kong makeup. Hindi ako naka-falsies. Naglagay lang ako ng contour and then lipstick, tsaka nagmaskara lang ako. As you can see guys, para ako naka-foundation, sa isang layer lang yung nilagay ko, pero ganito yung naging coverage niya nung gumamit na ako ng loose powder. Medyo maputi pa siya, kung mapapansin nyo, kasi hindi pa siya ganun nag-o-oxidize. Pero nagawan siya ng paraan itong loose powder, kasi nga kanina talaga, makikita mo na mas ibabaw yung color niya, unlike sa kulay ng kamay ko na makikita nyo na warm siya. Pero kapag nag-oxidize naman siya, medyo humahabol na rin naman siya sa undertone ko. And now, let me give you my final thoughts about dito sa tinted sunscreen ng Lux Organics. Unang-una, magsimula tayo sa aking look. So, kung mapapansin nyo yung coverage niya guys, comparable siya sa foundation. So, para ako naka-foundation, pero tinted sunscreen lang yun nasa skin ko. Hindi ako naglagay ng concealer. So, kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung nakikita sa camera, pero sa salamin nakikita ko na medyo iba yung color dito sa area na to. Hindi ako naglagay ng concealer. So, ito lang yung ginamit ko, pero ganito na yung kinalabasan ng aking skin. Ang bilis niya i-blend. Kahit ano pa yung gamitin mo, kahit gumamit ka ng sponge, kung gusto mo sponge, kung gagamit ka ng brush, or fingertips ang gagamitin mo, kahit ano sa tatlo, mabilis i-blend itong product na ito guys. At pagdating naman sa scent niya, para sa akin, hindi siya masakit sa ilong. Meron siyang slight na scent, so amoy siyang floral, so ganun yung amoy ko dito, pero sobrang mild lang niya, hindi siya masakit sa ilong. Wala naman ako nararamdaman na pangangati sa skin ko kahit na magsuot pa ako ng face mask. So para sa akin, hindi to makati sa mukha. At hindi rin siya mainit sa mukha. Para sa akin, para lang ako naglagay ng cream sa face ko. Alam mo yung naglagay ka ng manipis na facial cream sa skin mo. So ganun lang yung pakiramdam niya. Hindi ko nga nafe-feel na para ako naka-makeup ngayon, o naka-makeup ako ngayon. So parang feeling ko lang, may nilagay lang akong skincare sa skin ko. So ganun lang siya. Lightweight din itong product na ito guys. Hindi siya matte. Medyo dewy siya, pero medyo lang naman na mapapansin mo lang na hydrated yung skin mo, pero hindi naman siya yung parang, alam mo yung matte na feeling. So hindi siya ganun. Medyo may dewy effect akong nararamdaman dito sa product, pero hindi naman siya yung, alam mo yung dewy talaga na makikita mo na halos parang maghuhulas ka na, ganun. Hindi siya ganun. So nakakapit siya sa skin mo, makikita mo talaga na yung product inabsorb siya ng skin. Pagdating naman sa shade ng product na ito guys, para sa akin, sakto yung puti niya kasi mag-o-oxidize pa to sa skin ko. So, para sa akin, okay yun. Kaya lang, hindi ito yung undertone ko. Kapag namali kayo sa undertone, talagang lilitaw yan, iibabaw yan sa skin nyo, makikita talaga na mali yung nagamit nyong shade. So, para sa akin, sana mag-release pa sila ng
mas maraming shades. Yun lang. Kasi ako personally, 80 to 85% ng inaayusan ko or nami-makeupan ko, yellow undertone. At yung iba doon, nag-o-oxidize din ang makeup sa kanila. So, sana maglabas pa sila ng mas madaming shade nitong product na to. Next naman, kapag tumitingin ako sa camera ngayon, ang nakikita ko, maputi siya. So, ganun lang yung napapansin ko. Pero pag tumingin ako sa salamin, ang una ko kagad napapansin, kanina, nung in-apply ko siya, medyo pink yung color niya sa skin ko. Pero kapag naset mo na siya, yung bagong apply, katulad nito, bagong tapos lang yung makeup ko, ang napapansin ko dito sa product, medyo nagko-color gray siya sa skin. Especially dito sa aking under eye, ayan, nakikita ko siya medyo gray. And dito sa may area na to, medyo nag-gray siya. Yun yung napansin ko. Pero kapag yung product ay talagang alam mo yung nag-set na siya sa skin mo, yung nagtagal na siya ng ilang minutes sa skin mo, nawawala yung pagka-gray effect na nakikita ko sa skin. Yun naman yung napansin ko dito sa product. So, kumbaga, nabe-blend na rin siya. Pagdating naman sa oil control ng product na ito, guys, ako alam nyo, sobrang oily talaga ng mukha ko. Para sa akin, hindi ganun ka-powerful yung oil control niya. I think dahil sa galactomyces na meron itong product na ito, guys, kasi ang nagagawa nun is para ma-hydrate niya yung skin natin. So, sa tingin ko, dahil doon. At sa mga oily skin na katulad ko, kailangan nyo pa rin mag-blot. Siguro, ako kasi, kapag gumamit ako nito, siguro mga 3 to 4 hours, kailangan ko na mag-blot. Pero hindi naman tsaka yung itsura ng mukha ko. Kumbaga may oil kahit papano na umiibabaw sa skin ko. So kung gusto ko na parang ma-freshen up ako ng very light, so magwa-blot lang ako. Hindi ko na siya kailangan i-retouch. Maggagamit lang ako ng blotting paper and then pagkatapos nun, okay na siya ulit. Pero syempre, sinabi ko naman sa inyo, huwag masyadong mataas ang expectation nyo pagdating sa coverage ng product na ito, guys. Pero para sa akin, maganda yung coverage niya kasi guys, hindi ito makeup. Hindi ito foundation. Ito ay tinted sunscreen pa rin. Para sa akin, yun lang naman. Pagdating naman sa selling point ng product na ito, guys, para sa akin, lightweight siya. Alam mo yung hindi mo siya pwedeng i-compare sa foundation. Hindi ko rin siya mako-compare sa BB cream. So para sa akin, para ako nag-apply ng skincare sa skin ko. So ganun yung pakiramdam. Kitang-kita nyo naman na smooth finished ang binigay sa akin ng product. Dahil kitang-kita nyo naman na wala tayong nakikitang nagbubuo-buo sa skin ko. For me, wala siyang white cast. Kahit na kung mapapansin nyo na medyo alanganin yung shade niya sa skin ko, wala tayong nakikitang white cast. Kasi para sa akin, kapag ganitong may kulay, unang application mo pa lang at pag sinet mo siya, makikita mo talaga agad na may white cast yung product. Pero para sa akin, wala itong white cast. At pagdating naman sa price point ng product na ito, guys, para sa akin, affordable siya. Kasi tumingin ako ng ibang mga tinted sunscreen, mas mura siya at meron na rin siyang SPF 50. So para sa akin, okay yun. At ang bonus pa dito sa product na ito, guys, ay merong benefits na makukuha ang skin natin. Overall, nag-work sa akin itong product na ito, guys. At talaga mare-recommend ko sa inyo to dahil maganda siya. Oily skin ako at talagang gusto ko itong product na to dahil okay siya sa skin ko. Sana lang talaga maglabas pa sila ng mas maraming shades nito. So that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na ito, don't forget to give me a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the notification bell para notified ka kapag may mga ganito tayong video. See you on my next video, guys. Bye!